guys, welcome back to my channel. This is Indai Kai. Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video is mag-tutor tayo sa bundok. Kasi nauwi ako nung June, tapos 1 month lang yung vacation ko. So, ayan, road trip lang yan, or may tinitignan akong bibilhin na sana na lupa. Kaya pumunta ako dyan. Marami kaming nadadaan ng mga, alam niyo na kung ano yung nakikita sa mga bundok-bundok, typical, yun talaga yan. Kasi yung lugar ko malayo sa lungsod at saka sa city. Kapag sa city, mga 2 hours, pag galing sa lungsod, mga 30 minutes lang naman, sakay ka ng habal-habal or motor, may mga ganong pasahiruan na din sa amin. So, ayan, malapit lang naman yung tinitignan naming lupa dyan na binebenta na 1.6 ang benta. Pero talagang hindi ka magsisisi kung mabili kuman sakali kasi, or kung sino mang makakabili kasi alam nyo ba, ang daming laman, kumbaga may mga puno ng niyog, may mga palkata, tapos maluwang yung lupa at saka nasa ano lang siya, sa tabi ng daan. So accessible siya kung maggawa ka ng tindahan, maggawa ka ng kung ano business na ipuput up mo. Kasi yung lugar naman yan is matao na, hindi na siya yung lugar na walang katao-tao, marami na kasi yung ano, katabi ng barangay namin yan. Ang pangalan ng barangay namin is Linabo. Ang kasunod niyan is Kinabuhan. Yan yung tinatawag na Kinabuhan. So, hinihintay namin yung may-ari niyan na kakausapin namin. Pero, ayun na nga, kumpleto yun sa ano, sa may declaration paper, na survey na din daw. Yan yung bahay na nagbibenta sa amin. So, may tubig, may kuryente na rin. So, pinsan ko yan yung sumama sa akin na sinamahan akong tingnan yung lupa na binibenta. So, may mangga, may niyog, may palkata, may mga saging, may mga tanim, may mga durian. So, pwede kang magtayo ng piggery or basta kung anong business dyan. So, dinidil yan ng 1.6. So, almost kalahating, parang isang hektarya ata yung lupang yan. So, ayan, malaki. Parang gusto ko o hindi bilhin, pero sa sobrang mataas yung presyo. So, ayan na yung may-ari na. So, dumating na yung may-ari. So, kinausap namin. Kaya, hindi talaga nagbabago yung tawag nito, yung presyo na sinabi niya. Kasi, hanggang December lang naman daw yung pagbenta niya. Kasi, kailangan daw nila ng pera. Ngayon, pag lumagpas na ng December na walang nakakabili, wala na, hindi na nila ibibenta kasi may pera na daw sila at saka patatayuan daw niya ng vulcanizing. So, ayun, tinignan lang namin ang pinsan ko, tapos ayan, kinuha niya yung mga proof ng papel na talagang nagbabayad sila ng buwis at saka advance pa nga yung pagbayad nila. Tapos may declaration paper na kung sakaling bibilhin ko, ililipat na lang pag mag-survey, ililipat na lang dun sa pangalan ko. Ayun, maganda. Malapit lang kasi siya sa bahay namin. Malapit lang din siya sa lugar namin. I mean, not yung sa bahay, kundi sa lugar namin. Mga 5 minutes lang pag sumakay ka ng motor. So, ayan na yung papel. Pinakita nga na niya na
kaya namang may ano nga talaga, may papel. So dapat talaga pag bumili tayo ng mga lupa o kung anong may ari-arian, kailangan talaga may papel para kung sakaling may mga hindi natin alam na may magki-claim na iba, at least may nakakita, may maipakita ka na naibili mo to, na nasa iyo na yung pangalan. So ayun, tinignan namin, and then 100% maganda yung lugar, malawak, maraming tanim, at saka malapit nga lang sa kalsada. Very accessible talaga siya, guys. So sa ngayon, nag-iisip pa kami na bilhin, kasi malaki, 1.6 ayon ni kuyang magpatawad. So yun lang, pagkatapos ng tinignan namin yan, eh syempre uuwi na kami. So ayan na, guys, yun yung kalakihan ng lupa. So tapos na namin nakita 'yon, uuwi na kami, at napag-usapan namin at napagkasunduan namin doon sa may-ari, na pag-iisipan namin hanggang hindi pa matapos yung December, at kung bago mag-December magsasabi na kami na bibili namin or hindi. Pero open pa rin siya sa gustong tumingin at ano, tignan, at baka may magustuhan, at kung sino mang maunang mag-deal, eh i-deal niya daw yun. So para sa akin, okay lang naman, at saka magandang pwesto na din yun. Pero ang problema lang is kulang pa talaga ako sa budget. Sana eh kung itong YouTube ko ay malaki ang kumikita, eh di siguro nabili ko na, joke. Pero maganda talaga mag-invest ngayon ng mga lupain para in the future, kasi yung lupa, kasi lalo na pag may mga tanim, kasi maganda siya lagyan ng mga kung ano-ano, kung anong gusto mo. So mostly talaga sa lugar namin is more on farming, may mga binggala, mais, tsaka ano, maraming tanim. So ako kasi nakatira lang ako dyan, lugar ng mama ko nan, sa mga magulang niya. So malapit lang talaga dyan sa lugar, kasi Linabo at saka Kinabuhan. So alam ko hindi nyo alam yan, pero dyan ako nakatira, guys. And then
Ayun na, pauwi na kami. So, hanggang makita niya yung bahay ko dyan. Yung linabo naman is hindi na siya masasabi nating so nabundok. Kasi bundok nga siya pero marami ng mga taong nakatira. Ayan, may bahay pa nga dyan. Oh, malaki. Ayan, malayo yung kapitbahay niya dyan. Pero marami siyang tanim, di ba? Ayan, may mga bahay-bahay dyan na dadaanan namin. At saka may konting bahay, maliit kaming bahay dyan na banda na nakatira yung kapatid ko. Ayan. So, malapit na kami. Ayan, mga pinyahan yan. Nirentahan ng dolly. Ayan, mga pinya. Tapos, nadaanan namin yung bahay ng tiyuhin ko dyan. Marami siyang saging at saka marami siyang tanim ng mga bulaklak. Ayan. Maluwang yung mga lupain ng mga tiyuhin ko dyan, guys. So, nakakatuwa na sana maganda yung investment ng lupa talaga para mataniman mo na kung ano-ano. Kasi in the future, baka maisip pa na natin mag-for good, edi may mapuntahan tayong mga ganyan sa mga perang pinaghihirapan natin. At balang araw, nakapag-ipon sana. So, yan, marami pong mga ano, nakakatuwa kasi ang tagal po nang hindi nakapasyal dyan sa taas niyan. Kaya, wala, maraming kakoyanan. Diyan, may mga, ayan, church yan. And then, dito din banda, may mga tanim. Malapit lang talaga to sa bahay namin. Kaya, ayan, pinya yan na... Ayun, marami sa yung dolly kasi nirerentahan na nila yung mga lupa diyan. Pero dati ang malakas sa amin is yung Bingala na ginagawang baog, kung nakakaalam kung sino man yung mga Bisaya diyan. Nakakaintindi ko ano ang Bingala. So, ayan, malapit na kami sa bahay namin. Ayan, palm yan, mga palm. May palm din dyan. So, nag-umpisa na yan. Marami ng mga bahay-bahay dyan. Mga pinsan ko, nandyan din nakatira. May mga pinsan. Tapos, may ano sila, may tower na kami ng dito. Ayan, kung nakikita nyo yung tower ng dito, andyan na. Ayan. Then, malapit lang kami sa school. Yan yung school ng... Yan ay elementary hanggang... Ano ba? Elementary. Yun lang, elementary school. Diyan nakatira. Elementary hanggang 11, tsaka 10, hanggang 10 pala. Hanggang grade 10. So, paliko na kami niyan para papunta ng bahay. Ayan, malapit na yung, diyan yung kapilya namin. Pag dinerecho yan, papunta yan ng city, ay ng, ano, Balingasag. So, nasa corner kami, tapos konting liko mo lang. Ayan, chapel yan. Tapos, konting liko mo lang. At saka, ayun, makikita na yung bahay namin. Ayan na yung bahay ko. Yan na yung bahay ko na may blue. Ayan, yung taas na hindi pa tapos, matapos-tapos talaga. So, ayan lang. Nakakatuwa na may bahay na ako.